kayo mahihiyang gumamit ng soft bait, mukha lang hindi makakahuli yan, pero legit yan, alright. Push on mga idol. Lapo-lapo to. Yeah baby. Yeah baby. Alright, huwag ka nang pumalag baby. Yeah, baby! So, ngayon, panibagong adventure na naman tayo. Kaso nga lang, medyo madungis na naman tayo ngayon. Dumi-dumi na naman natin. Ang dumi-dumi ko! Dito muna tayo sa medyo malapit sa riles. Sa riles ng mga barko. Dahil mamayang medyo pahapon, doon naman tayo pupunta sa may dulo ng pier. Para sumubok manghuli ulit ng medyo malalaking isda. Ganitong spot mga master, medyo may mga bato sa gilid tsaka madaming kawi sa ilalim, mas maganda gumamit ng soft bait. Pero depende sa inyo kung anong gusto niyo, pero ako mas trip gumamit ng soft bait dahil subok na to, legit na legit. So hindi ako gumagamit ng snap mga master dahil wala akong snap, pero nagamit ako nun kasi mas maganda yung mag-snap mga master dahil mabilis makapagpalit ng lure. Pag gusto mo mag-change ng lure, bukas lang ng snap. Pero ngayon wala akong snap, kaya diretso na kagad sa leader line, pero okay lang naman. Ayan. Soft bait 6 cm, ang aking jig head ay 5 grams. This is my spot mga idol. So dito tayo mga idol titira. So mga idol, pag gumagamit kayo ng soft bait mga idol, palubugin nyo muna. Pero yung hindi saktong-sakto sa ilalim ng bato ah, kasi mabilis lang sumabit ang soft bait. Alalay din. Tapos up and down retrieve para makapaglaro ng maayos yung ating soft bait. Para alright. Para pag nakita ng mga predator fish gaya ng mga kulpot, lapu-lapu, naku, manginginig yung mga yun, paspas na yun ang agad. A few moments later. Push on mga idol, lapu-lapu po. Yeah baby. Yeah baby. Alright, saan ka na pumalat baby. Soft bait lang ang malakas mga idol. Soft bait ni FRS. Alright mga master, legit. Napaka basic ng soft bait. So yun mga idol, kung no choice talaga kayo, hindi kayo makahuli sa lure, huwag kayong mahihiya. Huwag kayong mahihiyang gumamit ng soft bait. Mukha lang hindi makakahuli yan, pero legit yan, alright. Tsaka pala mga idol, kung maglalagay kayo ng inyong fishing rod sa mga sahig, sa mga ganitong mga mabato, sa mga ganito, makalawang, basta madumi, malupa. So ganito mga master yung tamang paglalagay ng inyong fishing reel. Ayan, nakaganyan siya. Nakasalalay yung handle para hindi magasgasan yung ating ito, yung ating bail, tsaka yung
itong tawag niya dito, nakalimutan ko na, basta yan. Para maiwasin yung gasgas, sayang naman yung ating mga reel kung papaanaw lang, kung papangit lang kaagad. So, ingatan natin mga idol. What's up mga idol? So, dito na tayo ngayon sa ating third spot. May kasabay tayo dito mga idol. Yun, alright. Sana makadali. May naniniyab na kaya dito, master? Wala pa? So, mga idol, dalawang beses na tayo dito nakadali ng medyo malaki. Unang huli natin na medyo malaki. Kainaman. Isang 6 na kilo at saka isang kulang 3 kilo. Malaki na din yun mga idol. Sana pala rin tayo ngayon. Eh na, palapit na sila mga idol. Grabe, ang dami ng isda. Eh na, sisiyabi na yan. Yun na. Yun na. Yun na, sinisiyab na. Ayun mga idol, nakahuli na yung ibang mga kasama natin dito sa pier. Sana makahuli din tayo. Dahil bagay, nakahuli na tayo ng isang lapu-lapu. Sakto na din yun, magpangulam na tayo. Sakto na yun para sa amin. Pero mas maganda pa rin pagka nakahuli ng mas malaki. Alright. Ayan, master. Dali. Ibunan. Bakra po. Presto nga po. Presto nga po. Ayan, anong pakaramdam, idol? Okay. Ulam. Ulam na. Alright. Trabaho na, may ulam pa. Abuan-buan na. Hindi, ano to? Bakoko. Sea bream. Sa English. Nakikita na sila sa YouTube. Eh, hindi na yan. Adali. Guys. Anong barko? Anong barko? Anong barko? PMI5. PMI5. Shout out. Shout out sa lahat ng crew ng PMI5. Ayan, kasama nila yung ano, tirador ng barbola. Kaya yung nag-aayos ang barbola nyo. Sayang mga idol, kinagatan na naman tayo. Kaso, no, good na. Naunat ang kawel. Sa gitna yung naunat. Sir, kinagatan tayo na naman ng pagkalaki-laki na naman. Kaso, hindi natin nare-record. Wala na kasing pandikit yung aking camera sa aking helmet. Kaya hindi nare-record. Kaya, ay nako. Baloktot yung nasa gitna ng kawel. Sayang. Daming beses na. Mukhang mga master, mga idol. So, palubog na yung araw. Medyo madilim na mamaya. Hindi na rin makikita ng aking camera. Kaya hanggang dito na lang ang ating fishing adventure. Yung ating simpleng pagtaka sa realidad ng mundo. So, alright. Maraming salamat sa pagsama sa aking fishing na nakahuli ng isang piraso. Nakahuli ako isang piraso tayo.